Ang lupit eh. Ngastig oh. Kita niyo yung bagsik ng alon na yan. Sige! Sige, tiwasi! Kailangan na lang natin itawa to eh. Ayan oh, kita niyo yung tinatayo ako na yan. Tiris nga! Nakikita niyo ba yan? Sige! Sige pa! At pag-tiktok ako dito! Ayan, sige! Ayan oh, ayan oh, ayan. Yan. Pumasok na siya ng tuluyan. Sige, welcome ka po. The door is open wide. Kaway, kaway. Hi. So, yan. Dahil nabagat na po dito sa amin, isishare ko po sa inyo kung ano nga ba sitwasyon namin dito sa ilang. At saka, kung anong mga kaganapan na nangyayari dito sa aming paligid habang malalaki ang alon at habang hay-hay. So, dahil hayan, malalaki na nga po ang alon, kanya-kanya na nga kung bantay sa kani-kani ng mga pambot ang mga tatay dito. Kapag hindi mo kasi binantayan ang iyong mga pambot, ay nako, goodbye ka na lang hanap buhay. Kaya ayan, yung part lang namin yung kukunan natin ng video. Ayan. Sa paligid namin, itutor ko kayo. Tara! So ayan, tuntahan natin yung kapitbahay namin. Kasi sinakop na po siya ng todo. Sinakop na lang ng alon eh. Sineryoso na eh. Nandito na po tayo sa malapit. Ayan. Pagbasa niyo kung maigi kung paanong hahampasin at hahambalusin ng alon na yan ang harapan ng bahay ng aming kapitbahay. Tingnan niyo po. Halos lumutang na po yung bahay nila sa alon. No? Yan. Grabe yung patitagas ng alon eh. Abot hanggang dun sa may gilid ng bahay nila. Oh. Yun. Nandito nga po pala ako nakatayo sa may likod ng puno ng diug. Nagtatago sa talsik ng mga alon habang kumukuha ng video. Itong mga puno ng diug na to na nakababad na sa dagat. Kasi nga, puro na dagat yung bakuran ng aming kapitbahay. Yan. Yan naman po yung church po namin dito sa side na to. Yan po yung tsura niya. Yun oh, pumapaw na talaga yung dagat. Yun, pati sa aking tinatayuan eh. Naabot na ako ng alon. Pero kahit papaano naman eh, tanggap na rin namin. Kasi nasanay na rin kami. Yung habagat na yan, nag-i-stay talaga yan dito sa amin ng August, September hanggang October. Yan. Ayun nga po pala yung aming passionate. Kulay blue. Blue lover. Yan yung church namin. Yan. Puro, ayun, tinalsikan na yung cellphone ko ng dagat. Ano ba yan? Pati cellphone ko eh. As you can see po, yung nakikita nyo pong na landslide na yan, hindi po yan ganyan yung itsura niyan. Kasi bakuran po namin yan. Ayan, galit na galit na yung dagat. At saka yung pambot na yan, nilagay niya yan, nilagay ng may-ari niyan dyan. Kasi safety nga. Pero paano maging safety na landslide na siya? Galit ng alon. Nakikita niyo yung mga pambot na yan? Pambot namin yan. Yaman eh. Yung tatlong yan, akong mayari yan. Joke lang po. Pagka ganyan po na malalaki yung alon, ay naku, mahirap po. Kasi handang tumanga yan ng bangkang puti. Puting bangka. Sorry. Serious, serious. Yan nga po. Wala po talagang nakakatawid na papuntang bayan po pagka ganyan na malalaki yung alon. Buong Hipdok Island po talaga apektado ng habagat na yan. Lalo na pag straight isang buwan na hindi kumalma yung dagat. Ay nako, noon nga naranasan na namin na nagkandaubusan na talaga ng source ng pagkain dito sa isla. Yung mga tindahan wala nang maibenta na bigas, tilata, or etcetera na pwedeng makain. Ganon po talaga kahirap dito. Pero pagka sanay ka na sa ganitong klaseng sitwasyon, hindi ka na po mahihirapan. Kung hindi ka naman mapili at handa ka namang kumain ng lugaw umaga, tanghali lugaw, hapon lugaw, kinaumagahan lugaw na naman, tanghalian lugaw na naman,
kinagabihan lugaw na naman para wag lang maubos ang bigas. Swak yun. Patok sa budget. Swak sa bulsa. Ganern. Para-paraan lang kung paano natin sabayan yung pangyayari sa paligid natin. Ang importante, just keep on praying to our Almighty God. And keep safe. Bye-bye.